Okay, isang napakamagandang umaga mga kabiyahero. Andito tayo ngayon sa isang lugar na kung saan napagplanuhan namin na mag-engage ng tilapia farming, no? So, kung mapapansin ninyo, ito yung area na nalinis na, no? Nalinis ng mga bata kanina. Isa ito sa mga area na pinagplanuhan namin na dito maglalagak ng tilapia, no? So, medyo napabayaan siya ng ilang taon. Pero ngayon, pumayag yung may-ari na makipagsosyo. So, ito yung magiging umpisa ng tilapia farming namin na gagawin, no? So, napakaganda talaga ng pwesto kasi kung mapapansin niyo doon sa baybad ng gitna ng pool, andoon yung source ng tubig, makikita ninyo, no? So, ang kagandahan nito is fresh water, no? Priskong tubig na nanggagaling sa bukal yung dumadaloy sa pool na ito, sa pond na ito, no? So, doon. Ayun, kasali pa yun. No? So, kasama pa rin yun sa pinagplanuhan namin na paglagakan ng mga tilapia. Yung walang kamatayang tilapia. So, ito yung adventure natin ngayong araw. Okay, narinig niya yung sinasabi niya. Ikaw ang huhuli. Ikaw magluluto. Ikaw rin yung kakain. Ay, tingnan mo. Mayroong nagwawalis dito, oh. Mayroong nagwawalis. So, tinutulak na. Tinutulak na yung... So, kung titingnan nyo, napakaganda talaga ng lugar. Mas lalo itong gaganda.
pag meron na talagang nag-maintain. So, ano ba yan? Ito yung magiging itsura niya, but eventually pag nalinis ito, makikita niyo talaga kung gaano ito kaganda. So dahan-dahan nililinis namin ito. Ayan. Okay. Ito yung dadaanan namin. Lilinisin din namin ito para pagdating talaga ng araw, kung merong interesado magpunta dito pag na-develop na ito, makikita nyo talaga yung pagbabagong anyo nito. Ito yung malapitan. So, sa kasalukuyan, naglilinis yung farm manager namin. Kaway-kaway, kaibigan! Kaway-kaway! Ito yung kaibigan ko, naglilinis. Kasi, ito yung isa sa pinakamasipag kong kasusyo. Kung sakaling swertehin, baka magtayo na ng sariling restaurant itong kaibigan ko. So ito yung view niya dito sa may view deck ng bahay. Yan, kung mapapansin ninyo, yan ito ka-ideal yung pwesto. Ayan. Ayan. Okay. Ililinisan na nila yung paglalagyan namin ng tilapia. So, more or less, nasa mga 50 by 15 siguro ang lawak ng hispan na to. So, mga artistahin yung mga naglilinis sa ibaba. Ito yung mga heartthrob ng barangay Lambayong. Yan yung mga naglilinis dyan. Ito, abandonado na rin itong swimming pool. Napabayaan na. So, maganda ito yung rehabilitate. Lalo na papalapit na yung Disyembre. So, andun yung kaibigan ko. Oh. Hindi lang ako makababa sa ilalim, makatulong sa kanila sa paglilinis. Kasi mayroong sugat yung paa ko. Pero ito talaga yung kabuuan ng area na nung araw napakaganda nito. Dito kami mag-aalaga ng tilapia. So, itutur ko kayo, ililibot ko kayo. Napakaganda ng lugar na to. No? Ito, hindi pa nga ito masyado na asikaso, kasi hindi na naasikaso ng may-ari, pero napakaganda ng lugar na to. Makikita nyo yan ang aking kaibigan na si Marjon nagpapahinga. So ito yung kabuuang area na we plan to clean up. Okay, so napakalaki talaga ng potential nito in terms of tilapia farming. Ayan. Ayan.
Napakaganda talaga. Napaka-ideal ng area. So kung mapapansin ninyo, malinis na yung pond. Andun yung naglilinis. Yung Lambayong Boys. Kaway-kaway! Lambayong Boys! So actually, itong mga bata na to, ito yung mga palaboys ng Barangay Lambayong. Malinis na talaga yung paglalagakan namin ng tilapia. So ito yung mga naging instrumento. Kaya nalinis yung pond na ito. No? Kumbaga, they are the unsung heroes of cleaning the fish pond. Ang Lambayong Boys na pinangungunahan ni Marjon. Marjon! Kaway-kaway, Marjon! Oh, ito yung palaboy group. Makikita ninyo, ito yung kabuuan ng isa sa mga pond na lalagakan namin ng tilapia. Okay. Pampam lang. Ayan, masayang masaya yung mga bata na yan. So, that's all for today, mga kabiyahero. So, I am enjoying you to journey with me in my next adventure. Bye-bye!